tatawarin kami kay Bong kasi siyempre affected na yung tao sa breakup, ililink pa kami sa kanya. Hello mga kasangga, welcome to my channel, Pearl TV and Travels Vlog. Mga kasangga, narito na ang paliwanag at sagot sa mga haka-haka. Jay Ruiz, inimbitahan si Mayor Bullet Halosos at Attorney Bong Suntay para tanungin tungkol sa isyong kinasasangkutan ng mga pangalan nila at para na rin ma-clarify nila ang mga isyo na dumadawat sa kanila sa hiwalayang Bea Alonzo and Dominic Roque. Narito at pakinggan natin ang kanilang sagot at paliwanag sa mga isyong kumakalat ngayon. Guys, welcome to Jay Ruiz Talks at Centro Artista, kwentuhan ng mga personalidad at influencers ng bansa. Ako po inyong lingkod si Jay Ruiz. At sa araw na ito ay makakasama natin ang dalawang politiko na pinag-uusapan na ngayon ng marami. Dahil sa pagkakadawit na kanilang mga pangalan, sa hiwalayan, Bea Alonzo at Dominic Roque ang nagugot na kasala nila. At syempre, papakilala natin kung dalawang kaibigan natin, walang iba po, hindi si Mayor Bullet Halosos at si dating Congressman Bong Suntay. Thank you very much for inviting us here. Salamat din sa pag-invita dito sa inyong napakagandang gallery and coffee shop, no? We'd both like to say thank you for giving us a platform na pwede ma-clarify namin yung mga issues na binabato sa amin and sa mga tao. Ito kasi yung mga araw-araw, viral po yung sa social media at sa mga vlogs, ito ang pagkakadawit ng mga pangalan ninyo dito sa hiwalayan Dominic Roque at Bea Alonzo. Paano mo ba nakilala si Dominic Roque? Almost more than 10 years na namin ang pagkakaibigan namin. No? Magbabarkada talaga kami. Nag-umpisa yan sa pagmumotor. Nagkakarela kami sa Clark. And then from there, naging good friends kami. We started doing ang dami, mga businesses. Nagtutulungan kami. Kaya nakakapagtaka na umabot sa ganito na even ang genders namin ang pinagkakaguluhan na ngayon ng marami at nagtatanong kung talagang lalaki ba talaga kami. No? So, nakakatawa lang yung issue. Actually, pinagtatawanan lang namin. But it's, anyways, it's a good time also to clarify things. No? Yung totoo lang, yung gusto natin i-clarify para malaman din. Yes, Jay, alam mo, tama sinabi ni Mayor Bullet, matagal na kaming magbabarkada, kagaya ng sinabi niya, started with similar passions for riding motorcycles, cars, at masasaya kami magkakasama. In fact, yung passion na yan led to the formation of a group, yung tinatawag namin Euromonkeys, which is a group that where Mayor Bullet, myself, si Dominic, si Dingdong Dantes, Richard Gutierrez, Imatsensa, si Ellen, some other people, si Doc Yapi, si Emil Bano, belongs. Dahil pare-pareho, we both share similar taste, similar passions, and of course, yung love for riding motorcycles. Throughout the years, lagi kaming magkakasama. At alam mo, sa barkadahan, andyan din yung pagnanais mo na diyan nga kayo magtutulungan eh. And in fact, siguro itong issue kung sana nadama yung pangalan ni Mayor Bullet at pangalan ko eh dahil sa paglalais namin na matulungan yung mga kaibigan namin. So you have a love for, all of you guys have a love for riding bikes. Ayun, umiikot kayo ng buong Pilipinas. Actually, kanina lang, galing kaming Tagaytay eh. Yun talaga yung hobby namin. So every once in a while, when I have time, pag nasa Manila ako, which is barely on the weekends, kung nag-iimbita si Kong Bong and friends, we all find time to spend time together in the bumotor. Ang biker gang, di ba? A group. Umiigot nga kami sa ibang bansa eh. Nagmumotor dati. Every year. Hindi na ako nakasama sa kanila. So talagang close kayo? As yes. Friends? Yeah. Very close kami. Himayin natin yung issue kasi yung mga kumakalat kay Mayor Bullet muna. Ano, ang sinasabi sa mga vlogs na may mga nagsasabi na parang sugar daddy ka raw. Pangit naman. Pangit naman pa yung ganyan sugar daddy. Dito naman yung okay. Nanatawa talaga. Yun nga. Sugar daddy na
binahay mo raw siya sa isang kondo na mamahalin ko. Okay. Okay. Clarify ko lang, no? O nga, daddy bullet. Daddy bullet. Bakla na ako matanda pa. Ano ba naman yun? Actually, yung kondo, no, totoo, akin talaga yun. I've had it for quite some time, no? Congressman pa lang ako. Pre-selling pa nga, nakuha ko yan. Dalawa yan, eh. Ginawa ko siyang Airbnb, but because of the pandemic, pinagbawalan kami i-open for Airbnb. And, siyempre, as a friend, barkada, si Dom asked me if I wanted to have it rented. Eh, hindi ko naman ginagamit kasi I stay in the Pitan City now and I live in Alabang. So, siyempre, ipaparent natin sa barkada natin for a good price. And natawa lang ako kung bakit tumalon yung issue from business to binahay na, eh. Diba? So, sana naman na itong mga nagkakalat, yung mga that are claiming that they are mga batikang journalists, no? Sana naman, ingat-ingat din kasi they have a responsibility to the people na dapat fact-finding. Hindi yung nalaman nila na nasa pangalan ko yung kondo, sugar daddy na ako bigla, di ba? So, hindi ba pwedeng nirent? Hindi ba pwedeng binibenta? There's so many, tumalang ka agad, eh. Ang problema doon, sinakyan, eh. Ginagaslight nila yung issue, eh. And, so, kami, pinagtatawanan lang talaga namin, but at some point, no, kailangan talaga tumigil, and, I think these people have to also be reprimanded. Kailangan may consequences din yung may batas tayo. No? So, pero magkano ang upahan dito sa... Usually, a unit like mine, siguro 100 plus. Oh, back then, ha? Yeah. Pero ang usapan namin ni Dom, 50% lang, provided na ayusin niya. So inayos niya lahat. Yung pinakita niya sa video, totoo yun. Inayos niya from the ground up. Sabi ko, sige, wala akong gagawin, ha? Kasi sira-sira na rin siya, tumutuklap na yung sahig, pinatiles na niya. Sabi ko, sige bro, ayusin mo. At least wala na akong gastos. At the same time, kumikita pa ako konti. So, he was already staying there for almost 3 years, eh. Matagal na rin, eh. So, ngayon na, yun na, sinakyan pa nila. And at least, sana naman na mas mataas na yung renta ngayon pagkatapos sa buwanan ni Dorming unit, no? So, yun na yun. Just one, para lang maklarify, may proof ka ba na talagang binabayaran mo? Oo naman, pinabala ko sa'yo yung text, eh. Inaano ko ka siya, pare, bayaran mo na yung utak ko. I wait for a couple of months before he'd make the deposits, eh. Okay lang, sige lang. No problem, hindi naman ako nagmamadali. Importante, the place is being rented and hindi siya nasisira. So, wala namang ibang. Kaysa wala namang gumamit, pinahiram mo lang sa kaibigan. Hindi, sinapabahay po sa kanya, hindi yung pinahiram. Oh. Hindi ko rin siya binahay, ah. Clarify lang, ha. Kasi, nowadays, sensitive na ako sa mga usapang ganyan. Eh. Kailangan, pati damit ko, kailangan talagang hindi pwedeng mag-pink. Hindi pwede. Nothing against the LGBTQ. Kaibigan tayo lahat, pero hindi talaga ako. I guess. Hey, ikaw bang naman? Sa'yo naman, iba naman ba ito sa issue? Alam naman natin na ambassador si Dominic Roque sa mga clean fuel gas stations. So, ngayon naman, sinasabi na binigyan mo raw siya ng gasolina. Well, alam mo, kagaya ng sinabi ni Bullet, it's very easy naman to find the truth, eh. Kung talagang ito mga sinasabi natin mga batigang reporters, journalists, kung gusto nila malaman kung ano ito to, madaling malaman naman, eh. Pero siyempre, kung ang purpose is yung pang-iintriga, then it doesn't matter kung ano yung totoo. Si Dom, as I mentioned, from being a friend na mahilig sa motor, nangangarera yan, eh. Parang si Mayor Bullet, nangangarera ng motorsiklo yan dati, eh. So because mahilig din siyang sa motorsports, nung nagkaroon ng ang kumpanya ko, yung Clean Fuel, nung nagkaroon kami ng team, yung Formula V, yun yung predecessor ng ng Vios Cup. So nung nagkaroon ng Formula V, I decided to put a team doon sa karera na yan. And kinailangan ko ng celebrity driver. Kasi yung meron kaming professional driver, tapos yung kumuha din kami ng celebrity driver. Siyempre, sino pa ba yung kukunin ko? Di kukunin ko na yung kaibigan ko to drive for us. So, dun sa, si Dominic yung naging celebrity driver. And then from there on, dahil alam mo, mabait si Dom, ginawa ko na rin siyang
brand ambassador ng King Fuel. So, hindi lang ngayon yan eh. Kung talagang, sabi ko nga, kung talagang magre-research lang, makikita nila na as early as 5 years ago, talagang brand ambassador na si Dominic. Ang nakagulat nga, yung pinost pa nilang picture, yung contract signing namin ni Dom, na kinukuha siyang endorser. Pero, wala naman din katotohanan na binigyan siya ng gasoline na ano, no? He's present doon sa yung contract signing na yon was yung contract signing between myself as president of Clean Fuel and him as yung aming brand ambassador. Tapos doon may mga picture na nasa ribbon cutting siya because that's part of his responsibility as brand ambassador of Clean Fuel to attend yung mga ribbon cutting ng Clean Fuel. Kaya ako noong una natatawa, I was taking it lightly. In fact, sabi ko nga sa kaibigan ko, uy, okay to ah. Nakakakuha ng libreng advertisement ng Clean Fuel. Oo. Tsaka dumami yung followers ko. Oo. Tinignan ko rin yung followers ni Mayor Bullet. Nakita kong pasikat na siya ngayon. So siguro, pagka natapos yung kontrata ni Dom, si Bullet naman ako yung endorser dahil sikat na rin eh.